Thank you.
sa mga inaalian ito at pinahirap nila
Misyo Panolo. Bagay ng Padre ng sa ay sinusuko ni Jesus ang kanyang dalawang kalagayan. Mamayari din meron yung kaya na isusuko yung ating mga katikista. Antay mo tayo ng kalagayan ng sakto. At tayo ay napakasalamat sa magandang tayo ng pangulong, lalabang mo sa vision na dinala na nais na ipadala sa ating ng ating Panginoon sa Kristo. Sa halos sa ating kalayuan, ilang mga pari, religyoso, at mga layo. Kung si may mga mababawis na halo
Yung pangalawa ngayon sa dalas, magsabihin, nung panahon ni Jesus, hindi uso ang magsabihin. Pero dahil sa lahat ng patutunguhan, ay sabihin lamang, ay ginagalapan na para hindi makuskos yung kapasabatan kasi malalayo ang mga nilalapan. Isa po sa nangyong water transportation ay tertibes ay ang paglalakad. So kaya ito yung pinadadala ni Jesus. Ngayon pa naman ito ay maliwala po. Hindi naman pwede sa ating pangalaman para naman na makakarating na sasakyan kahit pa wala natin ang ating mga villages ay kapag lalakalan natin kaya lakalan kung ito sa'yo manakit na kaya lang pagpunin mo na doon ay kasi napakalain na window natin na sa pagkakaroon nito ay siguro ay palagi tayong din at amoy araw tayo. Pero yun sa akin ay isang bagay na sa mahalap sa pagkakaroon natin ito ay hindi na naman naman kasi pero ano ang sinasabi ko ay nalis mag-consider natin sa kapalaman na ito na ang isang simple pamamaraan ng buhay. Hindi magagawa. Hindi yung pang-magagawa ang Diyos. Para may isang kapalaman. Ang isyo na yung pinapahayaw ng ating Panginoon sa Diyos. Kasi kung tiyan po natin, yung hapon na binibigay ni Jesus ito, kaya buhay na simple. Kaya doon pa lang ay magsisimula na yung pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas sa mamagitan ng pamumuhay na simple. Pangalawa, ay makita rin po natin sa mission order na ito ng ating Panginoon sa Kristo, yung dapat ay isang kapahan nung kanyang mga anak. Kaya sa ating ako natin, pagkawal ng unang bahagi, ay yung pinadala ninyo kasi iba, ay hindi mo tulong na yung mga mananampalataya ang magbubay ng Diyos sa ating bahay ng pagkain, hindi kakain, hindi na sila magdadala. Kasi hindi po mo ba sa ating bahay na siyang pagpapahayagan ng mga Kristiyano kaya ito kayo papasok sa damang ng pagkilos. Kayo yung magpulukay sa pangilanan na mga nagbilingkod para ipahayag ang pabuting balita ng kanyang kaso. Pero ito ay may katulong pagkilos na dinahayag ng pagkakawal na dapat isang kapara ng mga Kristiyano. Ano yun? Yung ipahayaw ang pagsisisi at pagdalo ng kasalanan. Isa ang bahagi ng pinapapanig sa ating palagi ni Pope Francis ay God's mercy and compassion. Ano? Na ang Diyos ay palagi ng mga magpatawad sa sinumang nagkasala. God ang palagi. At ito yung kinakailangan patuloy ng pagmamahal ng Diyos na handa na patawad sa sinumang nagkasala. At ito yung nawawag natin kalimutan ng mga profesyon natin yung sinasamahan. Lalo-lalo yung mga itatali natin mga katrista. Naturuan ng tao ang pagsisi at malikot sa kasalanan at mabuhay sa kapangalan. Yun ang kinakailangan natin ipamamalita. Yung ipamamalita sa ito
sinong ako nag-aralis na lumapit sa kanya at humingin ng tawad at may pakita yung pagbabago ng pamumuhay. Mula sa pagiging makasalanan, patungo sa kanya. Pangalawa, pwede hindi na po yung demonyo na makita natin ang bago sa exorcist. Pero kasama ko. Pero nakikita ay yun po ang nakikita natin. Dali ay mga sinayang forms. At ano yung form na demonyo na kinakailangan natin palayasin? Kahirapan. pag-ibig, pagmamalasakit.
Bilang mga malayo mo, bigang pagod at bilang mga religyoso, ay tinatawag ng Diyos. Manawa ko ay matutunan natin ang misyon na ito na ipinagkakaroon sa atin ng Diyos. Hindi namin ang pagkakitin sa mga kanyang sa ito sa kanyang mga kawa.
sa inyong harapan. Upang tunay na tumago, ay sumulo ang ating buhay at espiritual. Nakadaan na kayo kung sa kayo tulungan. Ama na ng pagpapatibago ng pagdadala ng sarili.